Good morning, Bobby. Ito magpa-plans magmama ko ako. Plans ah. Ito ang trabaho ko kapag tapos ko na maglinis sa loob. Kanina pagising namin, naligo kami. Tapos naglinis kami sa salas. Pagkatapos naglinis sa salas, nagwalis sa labas. Wala naman pong order ngayon kaya maaga kami natapos. Mayroong order pero konti lang. Hindi kami nagumawa ng mga chikalama. Kaya plan sa muna ako. Habang tulog pa yung amo ko, pagising mo, linisan ko naman. Ito ang trabaho namin dito, mga kadama. Mga kadama dito sa Bowing. Ayan guys. Pagising sa umaga, linis. Maligo muna bago maglinis. Pagkatapos kami maglinis, kakain po kami ng mga 10 o'clock o 9 o'clock. Ganun. Habang tulog pa yung amo, nagawa ko na magplansa, mag-aron, magbakwa. Kaya yun. Pagkatapos ng makwa, gising na rin yung amo, linisin ko na yung kwarto niya. Andito ako sa utero man, sa tambakan ng mga gamit. Dito ako nagplansa. Araw-araw, minsan, marami, minsan. Isang basket to, guys, pinapad ako. Maliit pa yan eh. Minsan, dalawang basket. Pinapad ako. Ito ang buhay ng kadama. Mahirap, pero gagawin para sa pamilya. Ayan guys, sama niyo ako mag-plansa. Ito, madali lang naman plansahin. Kasi mga pangbahay lang naman. Pangbahay lang naman ang pinaplansa ko. Pangbahay lang naman ang pinaplansa ko. Mga ginagamit nila yung mga abaya. Ayan. Pinapalaundry nila. Pagkatapos ko maglinis, kung walang order, doon pa lang kami sa kusina, mag-upo doon, magluto na naman ng tanghalian nila, tapos kakain hugas, yun na naman, tapos kusina naman, upo sa kusina, kung may order, gagawa ng mga order. Tapos kung walang order, hintay na naman hanggang gabi kung kailan, anong oras sila kakain. Yan naman. Araw-araw ginagawa namin dito sa Bowing. Mga buhay kadama. Buhay kadama. Ayan guys. Mahirap. Lalo na ngayon, Ramadan. Malapit ng Ramadan. Ay, shout out sa aking alaga sa Egypt noon. Pwede niya nga pala yun, si Lena, Wael Abes. Happy Bahabibti, Habibti, Wahasti ni Awi. 10 years ako doon sa Egypt, alaga ko malik pa noon. Iniwan ko, dalaga na siya. Pwede niya ngayon, March 24. Happy birthday, Habibti, Lena, Wael Abes. Yan po, taga-Egyptian po siya. Maganda. Para morena. Bait, pinaka-pabait yan. Bait-bait ang alaga ko. Ngayong birthday niya sana, may regalo na naman ako. Kung hindi, kasi pag, kapag birthday niya, diba, March, tapos kaming Ramadan, ayun, may bagong cellphone na naman sana ako. Kaso, hindi, 18 years kasi ako doon. Hirap naman na bumalik. Pinapabalikan nila ako, pero tayo naman ng iba. Talagang ganyan ang buhay. Hindi po walang permanente. Ang pamilya lang ang forever natin. Forever natin ang pamilya. Para sa pamilya, gagawin ang lahat. Diba? Yan ang buhay namin, mga kadama.
Ayan, mga buhay kadama sa Middle East, anumang sulok ng mundo. Shout out, shout out. Greetings for Lena Walabes. Happy, happy birthday, Habibti. Ilan taon ka na? 17 years old ka na. Malay mo, tignan mo. Dalagang-dalaga mo. Sana successful ka sa tennis playing mo. I miss you, Habibti. Wasti ni Lena Walabes. Wasti ni Awi-Awi. Doon ako. Super kind yung alaga ko yun. Siya nagbigay ng iPad ko, yung quintas ko noon. Kaso nakasanla. Wala na. Dahil walang pera, alam niyo na. Alam niyo na this. Kailangan ng pamilya. Pero sasakain ko rin. Patay naman. Ang pag ang bigay daw, minamahal. Siya nagbigay ng dalawang cellphone ko noon. Yung iPad ko na Apple. Dalawa lang yung alaga ko noon doon sa Egypt. Babae at lalaki, ang bait-bait nila. Yan. Kasama ko sila nagsashopping noon. Ngayon, namimiss ko yung mga yun. Namimiss ko yung mga galawan natin doon. Lena, well, best. Shout out sa'yo. Happy, happy birthday, Habibti. Sana successful ang iyong play at magiging player ka ng all the world ng tennis. Magaling siya mag-tennis eh. Ayan. Ano naman, makauwi na rin sa Pinas, makasama na naman ang ating minamahal na anak, mga minamahal natin, mga anakis, ay nako buhay OFW, ngayon Ramadan puyatan na naman, magpupuyat na naman kami, gagawa na naman ng mga order. Ayan nga, kung na naman yung mga kwan, mga sweet. Mabili na naman yung mga sweet. Mga pagkain. Ay, shout out sa aking apo na si Rian, Jemrex, at si Bandong, at saka si Darwin, Linmar, yun si Linmar, yun, binaligtad lang ang aking pangalan, yan, apat ng aking apo, lolang lona ang aking host, yan. Kaya, tiis-tiis lang para sa pamilya, guys. Ang buhay dito sa Bowen. Tiis-tiis lang. Tiis hanggang kaya at magtiis. Yan ang pambansang bayan, salita ng kwan o mga OFW, tiis, syaga lang, tiis pa, kaya pa, pambansang salita talaga yan, kaya ko pa, kahit marami ng sinasakit sa katawan, kaya pa. Tama.
namang tama pag natapos ko dito. Lilinis sa kwarto. Ay, malapit na. Off ko na naman sa Friday. Lalabas kami sa Friday. Makakalaya na naman si Inday. Gastos na naman. Ay, buhay. Ito, mga gamit. Dito, ang dambakan magamit ng mga kwan yan. Magagamit lahat yan. Itong nasa likodan ko, ito pa laundry ko yan. Buhay. Mahirap talaga maging OFW. Ang alam ng iba pag abroad, maganda ang buhay. Tumbang puyat na puyat ka, diba? Tapos gusto mo pang matulog, pero hindi pwede. Kasi dapat pagkising ng amo, malinis na ang bahay. Hindi pwedeng mauna yung amo mo magising bago ikaw. Kaya tiis lang. Swerte lang talaga ang mag-abroad. Kung hindi ka lang, hindi mo kaya mag-abroad kung wala kayong tatlong salitang tiyaga, tiis. At ano pa yung sakripisyo. Huwag ka nang mag-abroad, kapatid. Kasi mahirap kung wala ka yan. Wala kang tiyaga. Yung mapapagalitan ka na lang bigla. Hindi mo mamaya ganda-ganda. Tapos mamaya, ay naku, ganyan lang talaga. Kaya tiis lang. Yung tatlong oras, tatlong araw kang kakain sa maghapon. Dito sa ibang bansa, isang beses ka lang kakain, lalo na kung ang amo mo pa madamot sa pagkain, hindi ka pipigyan ng pagkain. Yun ang masaklap, yun ang mahirap. Mahirap yun. Kaya swertihan lang ang pag-abroad. Hindi lahat swerte. Tapos pag sahod ng pagdating ng sahod, padala lahat. Tapos sa Pinas naman, kulangin pa. Ay naku, Diyos ko. Tinitiis ang pagkain nating kubos, ang pambansang pagkain. Noodles, itlog, yan, mga yan. Kaya, kapatid, kung mag-upload ka, buong loob mong harapin ang mga pagsubok na harapin mo dito sa ibang bansa. Maraming pagsubok. Nung una kong mag-upload, hindi ko matiis lumuha. Kumakain, hindi mo mamalaman na yung luha mo pala umaagos na. Kung kumusta na yung mga anak mo, kumakain ba rin sila. Tapos, pag maraming trabaho, kunin mo na lang yung isang tinapay. Pasulpo-sulpot mo na lang kainin. Kasi ngayon, pagpakwan ng kwan. Pero salamat sa mga naging amo ko. Mabait naman sila. Pre lahat ng pagkain. Kahit dito open naman lahat. Kaya, thanks God.
Pero kahit mabait ang amo, marami pa rin, mayroon pa rin, hindi pagkaunawaan, talagang ganyan talaga. Nangungumuan tayo, parang pamilya na rin. Diba? Minsan, pag napagalitan ka, pasok dito, labas doon. Diba? Ganun na lang. Huwag mong dibdibin yung mga kung nila, palipos lang, trabaho ka lang ng trabaho, basta nagtatrabaho ka. Basta gawin mo lang yung tamang trabaho mo. Kayaan mo sila. Ganun lang. Kasi, ang kung nila, pag nasabi nila, wala na yun. Parang wala lang. Kaya, doon, batik, huwag kayong mag-sensitive. Saga lang talaga. Swerte yan talaga ang pag-upload natin. Kaya tip ko lang mga kabayan, pag nag-abroad kayo, kailangan ang sipa ay ang sakripisyo, tiis at tiyaga. Yan, tiis, iit, tiyaga at sakripisyo para ang pamilya may bigyan ng magandang kinabukasan. Diba? Tayo mga ina, mga OFW. Okay na yung noodles na pagkain natin, kubos, may padala sa pamilya ang buong sahod para mabili nila ang gusto nilang bilihin. Diba sabi na nila, ganun. Pero alam mo, natutunan ko din. 10 years ako sa ibig, wala akong ipon, padala na padala. Kaya sana makaipon na rin ako ulit. Yun ang one. Huwag ipadala lahat ng sahod. Ipon. Kagaya ko, wala pang ipon. Kaya, yun na lang gagawin ko. Mag-ipon. Hindi lahat ipadala ang sahod. Ayan. Sana nalbigyan ko kayo ng konting tip dito sa pag-abroad. Mahirap talaga ang abroad, swertihan, lalo na kung ang amo madamot, tapos maistrikto, tapos pag naglilinis ka, inuugisan yung nililinisan mo, ay thanks God, wala pa naman nangyari sa akin na gano'n. Hindi naman gano'n yung mga amo.